Good morning, mga nakshi! Welcome again to my channel, Mommy. Ang ating topic for today is ang aking collection ng Transiberia. Ito yung mga snake plants. Mother-in-law tank, ang tawag nila. At tinatawag pa nilang espada. But actually, these are all the Transiberias. Okay, dito tayo muna. I have 10 variety of snake plant. Ito, Moonshine. Moonshine Sansevieria. Ito naman is, ito ay Bonsil Sansevieria. Bonsil. Diba? Parang ano lang siya, pamaypay. Tinatawag din yata itong fish eh. Fish Sansevieria. Ayan no. These are the families, or one of the family ng snake plant. Ito naman is, ito yung dwarf. Dwarf na, I think this is Tripasiana, pero Tripasiana, Tripa... Ano ba ito? Ang hirap naman din kasi. Ano, not Tripasiana, Tripasiata. Ito yung dwarf. Ito, I think this is also Tripasiata, pero green siya eh. Ito naman, mayroong siyang yellow sa mga tips sa gilid. So, ito yung dalawang dwarf. Ito naman yung very common. Ito yung kahit saan ka pumunta, kahit saan bahay yata, meron tayo nito. Ito yung usually na naka ano sa ating mga compound, sa mga ating paligid. Hindi na nga yata binibili ito eh. Pinamimigay na lang. So actually, mula nung naging pandemic, mahal na siya. By the way, yung Sansevieria snake plant is the best para sa room because it purify air. Yun, na purify niya yung mga masasamang amoy, mga chemicals. Maganda siya sa ating health. At isa pa, ito ay isang lucky plant din. Ito naman ay Tripasiata din. Pero mas maliliit siya. At mas malalapad. This is Tripasiata. How about this one is, ano ba tawag nila dito? I think this is also dwarf Tripasiata, pero tingnan mo, kakaiba. Kasi yung ordinary na Tripasiata padiretso eh. Samantalang ito, matagal na ito sa akin. Meron na nga siyang anak-anak eh. Ayan oh. Pero hindi siya lumalaki, ganyan lang siya. So, ang ganda siya sa... Pwedeng ilagay ito sa living room. Tapos, ito naman yung family din ng Sansevieria gracilis. Yan. Tapos, this one is, ito naman yung Fernwood Mikado. Tingnan mo, no? Pareho lang sila, compare this one, Gracilis. Pareho sila ng itsura, pero ito, nakabuka ka kaagad eh. Ito, diretso yung ano niya, ito naman, nakaganon siya. Dami, no? Paano kaya ito nangyayaring ganito, itong mga to? Actually, mas marami pa eh. 10 lang itong ano ko, variety ko. So, this is Fernwood Mikado. Ayan. Maganda rin siyang pang-display sa sala. At ito naman is Bacularis. Iba rin siya. Iba sa Gracilis, iba yung Bacularis. Ito yung marami kang nakikita eh. Ito yung halos binibili ang lahat. Tapos, this one is malalapad naman ito. Malalapad. Ang tawag dito is Futura Superba.
Futura Superba. Ito naman yung pang-sampo. Ang tawag naman dito ay Stakel San Siberia. Wow! Stakel San Siberia. Ang ating San Siberia ay ang kanyang origin ay sa Africa. Ito, meron tayong basic care tips. Ito, hindi rin pwedeng lunod sa tubig. Kailangan bago rin siyang diligan. Depende rin sa climate. Kung mainit o malamig, kailangan once a week. Kailangan 70% dry ang kanyang soil. Gaya ng ibang halaman, ang ginagamit dito, yung mix din, mayroong kasamang ipa. Dahil ang purpose nun is para maanod yung tubig sa ibaba. Bababa siya kaagad. Hindi siya mag-i-stay. Na yun yung magiging dahilan para mabulok siya. Tapos, ito naman, hindi rin pwedeng naka-direct 100% sa sunlight. Dapat 50-50 lang. Kasi ang mangyayari dito sa kanilang tagiliran or dito, matutuyo siya. Pag over sa tubig at over sa init, yun yung mangyayari. Magiging ano sila, mag-brown hanggang sa matutuyo ito. Yun yung magiging umpisa para mabulok na siya. Pero ang San Siberia, snake plant, ito yung pinakamadali na alagaan sa ating bakuran. At ito, isa sa mga lucky plant na sinasabi nilang may swerteng dala sa ating bahay. At ang pinakamagandang lugar na dapat ilagay ito is mismo sa loob, mas maganda sa mga corner. Especially yung mga ganito, na straight lang siya, hindi siya masyadong spacious sa loob. Maliit lang kasi pataas siya. At ito naman mga dwarf, gaya nito, maganda ito sa lamiseta sa gitna ng yung mesa ng sofa. So, okay. Yung konting tips, at least nakita ninyo yung aking collection na snake plant, sana may natutunan kayo ulit, tubukan yung hanapin sa mga gardens. Ito, nakita ko sa mga gardens, ito yung collection ko. Actually, ang aming snake plant lang dito sa bahay ay ito. Ito yung pinaka-ordinary, very common na snake plant. Na ito, kahit iwanan mo lang, di yan mamamatay. Bas as long na hindi siya naka-direct sunlight. Dali lang naman ito mag-ano magparami. Propagation maganda, maano yan. Hati-hatiin mo lang yan. Actually, I have one sample here Ginawa ko ito This one, Ito siya, Kaya lang, the other day ko lang inano. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Pero ito, nagkakaroon din ng mga babies na pwedeng ilipat-lipat. Tapos ito, kung gusto nyo kasi itong ito, pagka inilagay mo yan, yung maliit, kasi gaya nito, diba, dwarf siya. Pero you know how much is this? 250. Yan Pero ito, 4 months na sa akin to. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya kaliit. Nadagdagan lang siya ng leaves. Nagdagan siya ng 3. Okay, mga nakshi. Sana meron kayong natutunan uli ngayong araw na ito. At sa aking mga subscribers, thank you so much sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. At the same time, yung pag-support nyo laging nandyan. At sa ating mga hindi pa nakapag-subscribe na nanonood, subscribe na po kayo please. Like, share, and subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga videos tuwing mayroon akong i-upload. Thank you for watching! Bye-bye!